Hello everyone! Nandito po ako sa ating kuzina. Magsishare lang po ako sa inyo kung paano ko gawin ang ating giant tomato tart o big tomato tart. So, ito po yung ating mga sangkap o ingredients sa ating paggagawa. Nag-slice po ako ng garlic. Ito po yung maraming garlic. 8 to 9 pieces ng garlic siya. Slice ko siya ng maliliit, ng pinipino. So, meron akong 8 pieces ng malaking tomato. Yan po, kailangan po matigas yung ating tomato. Para pag in-slice natin siya, slice po natin siya ng ganito. Oh, sorry. Manipis lang po siya. Round na manipis. So, meron din akong salt, olive oil, pepper, mustard, and ito na po yung ating dough. Pwede kayong gumawa ng sarili nyong dough o pwede rin bumili tayo ng ating ready-made. Ito po yung ano. Bumili ako nito dito sa French. So, ito po yung ready-made ko na po siyang binili. Fat pwede kung tawagin. So, start na po tayo ng ating paggawa ng ating giant tomato tart. So, let's start now. Ito po yung ating dough. Madali lang pong gumawa ng dough. Yan po. Tutusukan po natin siya ng tinidor. Ganyan po siya. Tutusukan po natin siya ng tinidor. Ayan. So, tutusukan po. Yan po. Okay. Tapos, papahiran po natin siya ng... Oh, wait. Papahiran po natin siya ng mustard. Ayan po siya. Kakalat po natin siya dito. Ganyan po siya. Ayan na. Naikalat na po siya. Naipahid ko na po yung mortar dito. So, ngayon po, ilalagay ko na po yung ating tomato. Ganito po ang pag-slice, round and very thin. Manipis lang po siya. Kailangan pag bumili kayo ng tomato, yung matigas po. Para pag in-slice natin, hindi po siya masisira. Lagyan na po natin siya. Ganyan po. Make it paikot-ikot lang po, ganyan. So, tapos na po yung ating first round. Ayan na po siya.
Ganyan po siya. Wait, pakita ko po sa inyo. Ganyan po siya. Ayan. Ganyan po siya. Tapos, ang sunod, dito po. Ikot uli po ganyan. Pakita ko po muli sa inyo. Ganyan po siya, okay? Tapos, ang pangalawa, I need to cut more tomato. Ganyan na ganyan. Ganyan pong pag-slice. Maninipis lang po siya. Kasi madali siyang i-cut kasi matigas po yung tomato niya. Ganyan po. Ayan. Ang tomato po natin, depende sa laki ng inyong gagawing tart na tart. Ang ginawa ko po ngayon, malaking tart po siya. Kaya 7 to 8 pieces ng tomato po ang ginamit ko. So, po na, slice ko na siya. Diyan ka lang muna sa tabi. So, ilalagay natin siya rito sa middle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I will show you how to put. Okay. Ganyan po siya. Yan. So, okay na po. Para siyang flower po, diba? Ganyan po siya. So, dito naman uli. Di ba ang ganda niya? Parang flower. So, yan na po siya. Look. Ang ganda po, di ba? Ding-ding. Okay. Ayan po yung ating kagawa ko. Very, wow, look, it's nice. So, may natirang tomato. Hindi ko na kailangan siya. So, depende nga sa dami ng, sa laki ng, ng ating pack na gagawin. Ngayon naman po, magagawa tayo ng I put 1 spoon of mustard dito sa bowl. Okay? Lagyan ko siya ng Lagyan ko siya ng olive oil dito. Pepper. And salt. A little bit salt. Kasi maglalagay pa po ako ng salt dito. So, mix ko lang po siya. Ganyan po siya. So, ihahalo ko lang po siya sa ibabaw. Kakalat po natin ng konti. Sa ibabaw siya.
Bukod po dun sa ilalim, nalagyan ko na siya ng mustard. Mustard. Naano po sa French at saka sa English. Nasanay na ako magsalita ng French. Kaya minsan yung mga salita ko, minsan pag nagsasalita ako, hindi ko alam kung French na ba yung nasasabi ko o English. Nalilito na ako. So, yan na. Kinalad ko na siya. Ngayon naman po, lalagyan natin siya ng, lalagyan po natin itong ating garlic. Ikakalat po natin siya dito. Yan po siya. Oh, sorry. Ayan. Kakalat natin siya. Maraming garlic. Pag naluto po siya, ang sarap niya. Mabango na masarap. Pwede siyang pang-offer sa mga ating mga bisita o mga party. Kasi masarap po siya. Yan po yan. Nalagay ko na po yung ating garlic. Ngayon naman po, lalagyan natin siya ng salt. Kasi kailangan ng salt yung tomato. Lagyan ko naman po siya ng ito po, pepper. Konti lang pepper. Konti lang pepper kasi meron siyang yung garlic manghang siya. Tapos the end, lalagyan po natin siya ng ito po, herbs. Herb de Provence. Any kind of, pwede rin yung thyme. Okay. Or, yung ginagamit sa pizza, yung oregano, pwede rin yun. Kung wala kayo ng ganito, okay. So, lalagyan natin siya dito sa ibabaw. Marana. Itong pampabango, sobra pagka naluto na siya. Mabango siya. So, yan na po siya. I will show you. Yan. Ito na yung garlic, yung white. At ito naman ang herbs de Provence. Lagay ko siya dito. Okay. Then, last, lagyan natin ng konting olive oil. Sa middle. Wala. Okay na yan. Yan po, lagyan natin siya sa oven. Ang temperature ng ating oven ay 200. So, kapag brown na siya, at luto na yung ating pat sa ilalim, yung ating dough, okay na siya. Mga 30 to 35 minutes. O, check nyo lang po. So, ito na siya. Yun, nasa oven na siya. Lagay ko na sa oven. Ang ating temperature ay 200. So, yun na. Ang ating tart. Tomato tart. So, I hope guys, makuha nyo yung way ng aking pagluluto ng ating giant na tinawag ko kasi malaki siya kaya giant. So yun ang ating tomato tart. Bye. Ingat sa lahat mga whitey. Keep safe everyone. Salamat sa pag subscribes for my channel. Thank you for subscribing my channel and for sa like sa mga videos ko. And bye. God bless everyone.